Hello guys, ito na naman tayo sa ating reaction video. And Paribig PM, today ay nirelease na yung tawag nating yung trailer ng Martyr and Murder. We'll do a reaction for that dahil kasi I'm very excited makita to at mapanood. Dahil kasi nga pinanood ko yung Malacanang at naiyak ako doon and ito na yung part 2 ng Miss in Malacanang. So, let's do it and let's do a reaction for this. Kaimi, darating ang araw. Hahanapin din ako ng ating mga kababayan. Oy, that is a strong word na sinabi ni Ferdinand Marcos Sr. Which is nangyayari ngayon. Na hahanapin siya ng ating mga kababayan, which is true. Kasi nga, after 30 years, di ba, or more than 30 years, na-realize ng tao, ng mga tao, na maganda pala yung pamamalakad ni Marcos, ni Ferdinand Marcos Sr. And, which is true. Daming nagsasabing maganda yung pamamalakad niya dati. And dito ako nag-spark ng curiosity sa history ng Marcos, di ba? Hahanapin nila ako, pero hindi nila ako makikita. Which is, totoo na naman yan. Hanapin natin siya, wala na siya. He died. Siyempre, namatay siya sa lupus. And sad to say, a great leader, we lost a great leader at that time. So, yan talaga, history yan. And ang ganda dito, sinasabi yung side ng mga Marcoses. Yung side ng hindi nasabi ni Ferdinand Marcos. Kasi nga, after pinaalis sila, hindi sila makabanat eh. Hindi sila maka-speak out about their side to protect themselves, di ba? Hindi pinaprotektahan yung... Hindi sila napoprotektahan. Lagi na lang sinisirang pangalan na through media. Di ba? Laging media. Lagi yung tinitira yung Marcoses at the time. Walang... Ito yung masakit sa ating bansa, which is tried by media tayo eh. Not tried by publicity na tinatawag, hindi yung tried by court. Kaya nga, ano yung opinion lang ng isang malakas na media dito sa Pilipinas, yun na yung opinion ng lahat. Which is nangyari yun sa atin. Kaya nga, na-control na tayo ng mga media giant at the time. Tapos, syempre, ang gusto nila, yung manok nila o yung gusto nilang leader. Hindi gusto ng ibang mga kababayan natin or yung talagang gustong umupo or yung talagang yung masa gusto. Yung masa. Gusto yung boto ng masa. Yun. So, let's go. As everybody knew, he was very ambitious and he really wanted to be president. Paano ka magiging presidente kung patay ka na? This is a... Hindi natin alam yung conversation na to. But, nangyari to. Paano ka magiging presidente kung patay ka na? Sabi nga ni... Hindi ko alam sino yung actress. Baka si yung Cory. Kasi, or si... Sinino ito eh. Sinino yung Aquino. Balik natin, ha? Sige. As everybody knew, si Santa yan, si he was very ambitious and he really wanted to be president. Paano ka magiging presidente kung patay ka na? Oo, yun. Si Imelda pala yung kausap niya dito. Parang in-invite ni Imelda si Ninoy. I don't know ano yung napag-usapan niya dito. Kasi this is the missing facts sa history natin. Kasi alam ko ano sila eh, brother siya sa Kappa Epsilon, si Marcos at saka si Ninoy. And syempre, brothers yan, so magtutulungan yan. Even though magkaiba sila ng aspiration, bilis ng aspiration sa political system, yun yung, tutulungan niya, magkakarespetuhan. So, in-invite yata ni Imelda si Ninoy. Pwede ako mamatay.
Yan. Kahit nasaan ako, walang mapa ang mga demonyo. Oo, walang mapa ang mga demonyo. Yan yung sinabi ni Ninoy kanino. Ang mga demonyo bang yan ay kaming dalawa ni Ferdinand? Ba't ba nilalagyan? Oo, oh, yan na yata yung nag-umpisa, yung nagihitwayan na yung dalawa, yung Marcos at Aquino yata. So, hindi natin alam to, guys, ha? Ako nagugulat ako na this is a new information for me dahil kasi bakit alam ko magkawin Aquino kahit at Marcos pagdating sa political, but there's a deeper meaning on that, on that message and on that scene sa movie. Hindi mo sa pedestal yung Marcos na yun. Senior natin siya, Noy. O yun. Hindi mo ninagaw sa yung babae. Yun, senior natin yun. Which is confirmed na mag-brother sila sa fraternity. I know it's Kappa Epsilon. Kappa or Epsilon, Epsilon fraternity yata. That is yung alam ko dun sa history na sila yung ano. So, di ba, ano, kung senior, di dapat irrespeto mo. Eh, medyo si Ninoy parang gusto niyang I'll get ahead of you. Parang gusto niya, ah, dapat ako maganda kahit na senior ka, wala akong pake. Ganun yung gusto niya eh. Sabi ng daddy ko, hindi pa tapos ang kasaysayan sa kanya. Kahit yun ang pinapalabas ng mga kalaban niya. Ano bang pinapalabas nila? Na siya ang nagpapatay kay Ninoy. Oo, totoo yan! Totoo yan! Nilabas yan! Nilabas yan! Ng media! Ang daming kuro-kuro, di ba? May nag-interview kay Imelda na bakit pinapatay ng asawa mo si Ninoy? Which is, I don't know, doon yung parang kinrapan ni Imelda in a nicest way, on a professional way. I don't know sino yung reporter na yun. At parang yung reporter na yun, ini-insist na kayo nagpapatay kay Ninoy Aquino. At saka, ang maganda dito, hindi pa tapos yung history ng tatay ni Ferdinand Marcos. Which is true na hindi pa natin alam yung katotohanan, di ba? Na bakit tong si Aquino ay mga Aquino ay galit na galit sa mga Marcoses. Which is true, nangyayari yun. Which is, bakit yung mga kalyado ni Aquino ay pilit na binabaksak at sinisira yung pangalan ng Marcos? And marami silang binatong information like the Ill-Gotten World na kaso na hindi nila ma-prove na for more than 35 years hindi pa rin ma-prove. Ayan, yung mga maraming mga kasong binigay sa kanila which is hinaharap ng mga Marxists. And ang maganda dito, sinasabi nila yung personal details, personal experience nila sa situation yun, yung panahon na yun, which is hindi naman sinasabi ng mga historians. Yun yung masakit, di ba? Hindi sinasabi ng historians, hindi sinasabi ng mga libro, kaya hindi ito natatapos lang sa isang aklat. Maaring palitan pa rin yung history dahil kasi nga, ito ay yung mga ito yung mga experience nila. This is a narrative nila. Ito yung mga sinasabi nila. Ito yung experience nila yung panahon na yun, yung wala na sila sa power. So, tanggal sila noong 1986, di ba? So, tuloy natin to. Yeah. This is the people power and the assassination of Ninoy Aquino noong 1986. Parang 9 years old pa yata ako na yun. Parang ganon. So, 9 years old, 8 years old pa yata ako na yun. So, ito yung people power kuno. Which is, sabi daw, is dictatorship. Kaso hindi naman dictatorship. Kasi may 1973 constitution tayo. Pinafollow natin yan at the time. Sila lang talaga, nag-grab of power lang talaga sila. Nag-grab of power talaga. Kasi nga, ang nag-walk out ng Prel, hindi Comelec, guys, in history. Ng Prel ang nag-walk out. Yung nag-accounting, yung ng Prel na yan. Kaso, yung nag-walk out yung mga encoder, tapos pandadaya na lahat. Eh, Comelec ang official, di ba? Ano sa batas? So, ano yung nangyari doon? Di ba? There's a big question about that, guys. Bakit
bakit natin pinasabog ng media na nampred yung nag-walk out? Bakit nag-walk out ng mga nampred? Dapat COMELEC yan. Bakit pa susunod yung nampred at the time? Diba? Kandaloko-loko na nga dito sa people power. Kaya, grabbing of power talaga to. Mandat ang daming tao. Kung nangyayari sa Manila, ipinumumukha nilang nangyayari sa buong Pilipinas. Oh, ito yun. Totoo yun. Yan yung sinabi ng actor. Ginamit ng media yung kay Ninoy, namatay siya. Tapos parang buong mundo daw, pinapakita sa buong mundo na ayaw kay Marcos. But may mga taong gusto si Marcos at the time. Hindi lang pinapakita sa media kasi hiwala kasing power ang mga Marcoses o yung government na putol yung the way they can broadcast dahil kasi nga nakuha na yung mga channel or mga broadcast networks dati. Kahit buong Maynila pa makipag-ibig, ang nararamdaman ng ilan ay hindi ang kabuuan. Ba't pinagbibintangan nila kayo? Ginagawa nila kayo ng kwento? Dapat malaman lahat ng tao yung katarantaduhan niya! Ay, me! The National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. Tignan niya, sinabi ni Ninoy, instrumental change of our country. So, boto siya sa National Democratic Front, which is the NPA now. Ayun ha, that is a video. That is a historical video, hindi yan gawa-gawa. This is totoong video yan na sinabi niya. Na ang NPA or National Democratic Front ay changes. So, yung ating presidente, nung si Cory, botong-boto pala sa mga komunista, di ba? Botong-boto sila. Kaya lumakas yung komunista noong 1986. At humina yung atin at nagkagulo-gulo na ang ating gobyerno, ang ating bansa at the time. So, ngayon nakikita natin yung truth. Sana maalaman talaga eh. Kasi lalo na yung mga kabataan, sabi daw, revisionism. This is the truth, guys, kasi ito yung missing pieces ng ating history noong 1986, nung panahon na yon. Ito na yung missing information na dapat nating malaman. Dahil may karapatan tayong malaman to. Nasasaktan ako kapag sinasabihan ka nilang mamamatay tao. Tama sila! Talagang mamamatay daw! Ang sakit sa dibdib, lahat ng sinasabi nila tungkol kay daddy. Gusto kong lumaban eh. Yun nga eh, a president is have to judge kung papatay siya o hindi siya papatay. But hindi natin alam, maganda rin yung kanila dito yung sinasabi nila na totoo mamamatay tao ko, which is nasabi ni Duterte yan eh, hinamin niya. And so yung ating maganda lang dito, sinasabi na talaga yung mga narratives at saka yung mga experience nila or conversation ng mag-ina, mag-ama sa tunay na buhay. Yung nadideal na nila yung loss of power niya sa Pilipinas. And sa pagbalik yata niya, ipapakita rin yata eh. I don't want to get the daddy. We will always carry the flame that will burn until Marcos return. Wow, ito na yata yung bumalik yata sila noong 1992. At tumakbo ulit si Bongbong yata or the governor or congressman yata sa Ilocos. But I don't know. Ang maganda dito ay pinapakita na yung pagbalik ng mga Marcoses sa Pilipinas. Tatakbo ako bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas! Oh! Ito yun, yung 2015 elections na tumakbo yung si Duterte, tapos ang running mate Duterte si Cayetano, tapos tumakbo si Bongbong ng Vice Presidente, tapos ang running mate for presidency ni Bongbong yata si Miriam. So ito na yung ano, yung nag-declare siya ng Vice Presidency.
ito, si Yula. Ah, ito yung older version ni Amy. Si Yula Valdez. Okay, good. Nakuha nila si Yula Valdez. Okay yan ah, nakuha nila. Ito. Bongit. Hindi na niya ako ni Lenny. Yun. Yun ah, ayos yun ah. Ninaya ko ni Lenny. Which is, alam ko, totoo yan. Dahil kasi nasabi, marami silang proof dun sa ano. Siyempre, hindi, siyempre, sa kanila yung power. Alam ko, magandang ano yun ah. Scene. Magandang scene yun ah. March 1, 2023. Okay, tapos din yung trailer na kahirap-hirap i-edit dahil kasi kailangan ng mga lawyers, baka madimanda sila. Kaya, so, overall ng aking reaction, excited kong panoorin ito. Dahil kasi nga, malalaman natin yung mga hindi natin nalalaman sa pangyayari ng side ng mga Marcoses, yung wala na sila sa power, and para nag-umpisang maghidwaan yung dalawa, si Ninoy at saka si Ferdinand because of their political belief. Pinakita rin dito yung maganda na si Ninoy ay founder ng NPA. Yan, National Democratic Front. So, guys, ang NPA, National Democratic Front yan eh. Tinatawag. Kaya, pinapakita na totoo pala. Nasuportado niya ang NPA. Yan. Kasi ando sa speech. So, ang maganda pa dito yung mga experience ni Amy at ni Bongbong. And until they go back to the Philippines. Ang makikita natin talaga dito yung struggles nila, yung perceptions nila, paano ni-handle nila yung mga problems. So, yun yung nakikita ko sa trailer, guys eh. And maganda siya overall, maganda yung trailer. I think it will be another malaking pipila na tao dito sa papanood dito sa Martyr and Murder. Yun yung nakikita ko. And syempre, expect natin maraming magagalit, lalo na yung mga pro-yellow. Hindi ko alam, yellow ba o pro-pink? Or mga LP at saka mga Aquino, pro-Aquino people. Yan yung maraming mga gali dyan. Another, ano dyan. At si dalawa yatang movie yung itatapat dito sa Marty Murder. Yung dun sa, una yung kay Vince Tanyada, yung Ako si Ninoy. And second is yung Sabading, yung director na galit na galit. Ors de Peligro, yun yata yung title, Ors de Peligro. Ewan ko kung papatok to sa takilya, hindi ko alam, but ito papanoorin ko tong kasi I want to know more about it. We need to know it and we have the right to know it because this is a part of our history. This is a part of we have to learn. And what are the lessons dito sa movie ito? Kasi nalaman natin yung sa Medyo Malacanang, naiyak tayo, nanggigil tayo, ang ganito pa rin ginawa sa kanila, ganito pa rin ginawa sa kanila. So, maganda ngayon is yung 19, tong Martyr, yung murderer na ano, murderer ng movie. So, panoorin natin, supportahan natin.
At napakaganda talaga yung ginawa ni Sir Daryl. Approve ako dyan. I'll watch it, guys. So, ito lang yung reaction video ko, guys. Please like, share, and subscribe to my channel, guys. And panoorin natin tong movie ito. Supportahan natin ang gawang Filipino na movies. And pag-aralan natin tong movie na talaga kasi this is part of our history. So, ito na! Thank you very much and see you to the next reaction video. Bye, guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.